Hello guys, welcome back dito sa ating channel. At ngayong araw ay panibagong tutorial na naman ang aking isishare sa inyo. At ito ay ang tungkol sa pagpiprint ng PVC ID. Ang PVC ID ay ginagamitan to ng pigment ink. Doon siya piniprint sa pigment natin na printer. And ilalaminate natin siya sa ating laminating machine pagkatapos. Kaya tapusin niyo yung video na to para matutunan niyo kung paano. Gagawin natin na mas madali yung tutorial na to mula sa pagle-layout hanggang dun sa actual na pagka-cut ng ating mga PVC ID. Kung bago ka pa lang sa channel natin, ako nga pala si Dixie, isa akong public school teacher, computer technician, and entrepreneur. Ang business ko ngayon ay digital printing, kaya kung mapapansin nyo, kung iti-check nyo yung aking channel, karamihan ng mga tutorial ko doon ay about sa digital printing and computer repair. Kasi nga, isa din akong computer technician. At ang kagandahan nga noon, pag may nagkakaproblema sa aking mga gamit dito sa digital printing, gaya ng printer at ng aking mismong computer, ay ako na mismo yung nag-aayos. Kaya maganda rin yung dalawang skills na yun na magkasama. At kumakailan nga lang, ay in-upgrade ko yung aking computer ng mga nakaraan nating video. Kaya mag-enjoy na ulit ako ngayon mag-vlog, mag-edit ng aking mga video and gumawa ng mga tutorial sa screen ng aking computer. Okay, so tapusin yung video na to at I'm sure marami kayong matutunan. Proceed na tayo dun sa ating computer para maituro ko na kung paano ko ginagawa yung pag-layout. Dito tayo ngayon sa desktop natin, no? At naka-open na ako sa Photoshop. Bali, sa paggagawa natin ng layout, no, depende yun sa gusto ng ating mga client kung ano yung design na gusto nila. Halimbawa nga ito, itong nagpagawa sa akin ng mga nakaraan, ito. Yan. And yung layout na to ay sila yung nag-isip, no? Ako lang yung gumawa. At ito nga, ang size ng ating PVC ID, kung ikakat natin siya sa die cutter, ay dapat 2.12 by 3.38. So yan yung pinaka size dapat ng ating mga PVC ID. No, kaya bago kayo mag-layout, i-make sure nyo na yung inyong canvas size nyo ay ganito, 2.12 and 3.38. No, kapag kaganyan yung size, saktong-sakto na yan. And sa pag-layout naman, no, kung mayroon na rin kayong kaalaman dito, yan, so basic lang naman yan. Ito, depende na to sa inyo kung paano nyo gagawin. Yan. So yan yung mga layers ko. So ako nagawa yung ganitong output. So itong ano natin ay back to back, no, di ba? Back to back ang ating mga PVC ID. Kaya meron din akong back niyan, ito. Bali ako pag nagle-layout, front tsaka back. Yan. And then sinesave ko rin siya. Dito tayo sa aking mga files para makita niyo nang maayos. Yan. Sinesave ko na rin siya as JPEG. Ayan. And pagka na-save ko na, meron ako naman itong for print. So dyan na naka-finalize lahat yung aking mga ipiprint. I-open natin. Ayan. Okay. Meron akong for print. Ito. Ayan. So sa pag-piprint naman ito, ayan. Ang ano natin, naka-mirror yan. Ayan. Kung mapapansin nyo, yan, pag zoom natin, medyo malabo lang. Yan. Itong mga ID nila, nilagay ko dito, patagilid, and naka-mirror. Ayan, ganun din yung likod. Kasi nga, ang gagawin natin ito mamaya, makikita nyo rin na itutupi natin dun sa pinaka-PVC card yung ating na print na layout. Kasi yung PVC natin meron yang printable sheet and yung pinaka card, no? Kaya mamaya ipapakita ko rin kung paano siya ginagawa.
at ang purpose kung bakit siya naka-mirror. So yan, ganun ako. At ito nga, dito, ginugroup ko yung bawat ginugroup ko yung bawat ID yan, sa mga pangalan para alam ko kung meron akong i-adjust, madali na lang. Okay. At isa pa, ang mga guide na to, yung mga yellow na yan, ay ako na lang din naglagay nyan. So naglagay ako muna nitong isa na to, nilagyan kong guide para yung mga kasunod ay maayos na, no? Maggagayahin ko na lang yung guide, yung pagkakalagay ko nitong mga to. Okay, so ganun lang, kasimple. At pag print naman ito, print lang natin. And then kailangan, ayan, naka A4 na rin tayo dito. Ang printer ko ay itong pigment na ito, L120. Sa properties, kailangan naka A4 din siya and high. Kailangan naka high palagi, no, para maganda yung quality ng print natin. Okay, so ipiprint na natin siya. Okay guys, so bali ito yung PVC sheet na gagamitin natin. So, bumila ako ng ganito, isang rim. Iwan ko lang ako ilang piraso to. 50 sheets pala to lahat. So, bali, pag binuksan nyo to, ito. Okay, so bali, meron tayong printable sheet and itong PVC card natin na 50 sheets. Okay, kaya marami rin yung magagawa mo dito. Okay. Ngayon, kuha tayo ng sample. Kuha tayong isa. Yan, bali ito kuyi. No? Kuyi yung aking nabili na ganito. At hindi siya ganun kakapal. Manipis lang. Pero pag nilagyan mo naman ito ng pinaka-sheet niya, ay mas kakapal pa naman ito. So, okay lang yan. And ito naman yung printable sheet natin. Okay. Papakita ko sa inyo. Meron itong dalawang part. Ito yung printable side, yung parang plastic part niya. No, dito natin ipiprint yung design. And ito naman yung parang protective side. No, meron protective film na nakalagay dito na kakaskasin lang pagkatapos na malaminate at makat yung ating ID. Okay, simulan natin yung pagpiprint. No, ipiprint ko na ngayon and para makasimula na tayo sa paglalaminate. Okay, let's go! Okay, so bali yung ating pinaka-film ito, kung kakaskasin natin tong part na to. Yan, meron, pagka natatanggal siya, ibig sabihin ito yung sa likod. Yan, yung may protective film na to. Kaya ang paglalagay pag ganito. Baligtad. So, ilagay natin. Okay. So nailagay na natin yung ating PVC printable sheet. Ngayon ipiprint na natin. Okay, pagka nakagawa na tayo ng ganito, nakapag-print na tayo, yung next naman na process ay guguntingin na natin yung bawat ID na yan. Hindi na ako gumagamit ng paper cutter dito, gunting na lang.
sample muna siguro ang isa sa inyo para hindi tayo magtagal. Yan, pagka nagawa nyo na yon, ngayon naman ay i-fold na natin itong design na to. So, ay ano nyo na lang, aninagin nyo na lang kung fit ba siya dun sa kabila, no? Kung pantay ba. Sa tingin nyo, ipantay na. Ano na natin? I-fix na natin siya. Okay. And ngayon, yan, i-fold na natin. Ang next naman natin gagawin ay gugupit tayo nito. Bale, ang paggupit nito ay pag ganon. Lahati. Hatiin nyo to. Kaya sa isang PVC card ay marami kayong magagawa, no? PVC board. Yan, marami kayong magagawa. And ang next naman, ilalagay natin to pag ganito. Hindi ko lang alam kung kasya pa to dito sa kabila. Para na sobra nipis. Ayun, kasya naman. Okay. Kaya gugupit tayo ng isang part lang, no, ng PVC board. Tantahin na lang natin kung gaano kalapad. Siguro mga ganito. Pwede na yan. Gupitin natin. Pero bago natin to i-laminate, bago natin to ilagay, ay tatanggalan muna natin ng pinaka cover. Meron kasi itong plastic cover, itong mga PVC board natin. Tatanggalin muna natin ito. Yan, para kumapit dito yung ating print. Yan. Tanggalin natin yan, kabilaan. Meron kasi yan kabilaan. Yan, kailangan matanggal natin. Medyo makapit to, parang may adhesive siya sa loob. Yan, ngayon lalagay na natin tong ating ID na i-print. And after that, pwede na nating i-laminate yung ating PVC ID. Okay, simulan natin. Painitin ko lang yung laminating machine natin and sasalang na natin tong sample natin. So dito sa ating laminating machine, ang settings natin ay dapat naka 130 degrees tayo. And so i-adjust natin itong ating laminating machine sa 130 degrees. Antayin lang natin na mag green ito, meaning to say ready na siya. And then sasalang na natin itong ating PVC ID. Wait lang natin. Okay, pagka na-meet na nung ating laminating machine yung temperature na 130 degrees Celsius, ayan, green na siya, ilagay na natin to. Salang natin, una, itong side muna na to. Kasi dapat
lahat ng sides ay maisa lang natin para magawa ng maayos yung ating PVC ID. Ayan. Next naman, yung kabila. And pataob naman yung paglagay. O para hindi siya yung nagko-curve na kasi one-sided ka lang. O yun kasi yung tendency nun. Kapag one-side lang tayo maglagay. Ganun. Bale, apat na salang tayo na ito. Then, patihaya mo naman. And then, yung kanyang right, left side, yun naman ilagay natin. Okay. Yan. Tapos, balik ka ulit. Gay ulit natin itong kabilang side. Okay. Pag nagawa na natin to, pwede na natin i-cut yung ating PVC ID. Ayan, pwede na natin siyang i-cut. Okay, ngayon i-cut na natin yung ating PVC ID gamit itong die cutter natin. Ang chain niya lang yung pinakagitna. Dito ako nag-cut sa lapag para matibay yung ano. Kasi hindi ganun katibay yung aking mga table. Ang chain nila mukhang let's stock yung aking die cutter, kaya puno ng mga alikabok. Ang chain nila pagka sa tingin nyo igit na na, i-ano na natin ito. Ito na. So ito na yung ating PVC ID. Okay, pag natapos na tayo ay tatanggalin na natin yung pinaka protective film niya. Ako ginagawa ko, inabasa akong tubig na konti kasi mahirap tanggalin pagka walang, pagka dry. Ayan. So yan na siya. Ayan. Oh, diba? Yan na yung ating PVC ID. Ayan. Same din sa likod. No, ganun din gagawin natin. Isayin natin tubig kunti. Yan na natin. Ayan. Para medyo lumagkit lang. Ayan. So, yan na yung ating PVC ID. O, diba? O, ganun lang kasimple yung ating paggagawa nito. Okay guys, so ganun lang yung pag-print at paggagawa ng PVC ID. No? Sa die cutter. Yun yung mga standard size. Pero meron pang isang paggagawa nyan, yung custom cut. Yung nakikita nyo mga ID na malalaki sa mga government employee ay hindi yun kaya sa die cutter, kaya ang ginagamit doon ay yung 3-in-1 puncher. Pero yung proseso same pa din syempre. No, kung paano yung steps na binigay ko, yun pa din ang paggagawa nun. At sa mga susunod siguro, kung meron akong project na ganun, ayun naman yung aking tutorial. Anyway, yung vlog pala natin na to is requested mula sa ating kaibigan, no, isang college friend natin, si paring Jason na nasa Caloocan ngayon. Meron siyang sariling digital printing shop din doon. Ang pangalan ay GDS Tatakan. No, kung kayo ay nasa area na yan, pwede kayong pumunta sa kanilang Facebook page at magpagawa ng mga personalized items niya. Marami din silang ano doon, binibentang mga personalized items at naghahanap, may mga resellers din sila. Okay? So muli, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo yung video natin, please click naman yung ating like button. At kung gusto mo pang makapanood ng mga tutorials and videos about sa digital printing, computer and printer repair, at sa mga tips na sinishare ko, ay bisitahin mo rin yung aking channel. Panoorin mo yung iba ko pang mga videos kasi marami na akong video na
na-upload, no? At syempre, huwag mo kalilimutan i-hit yung subscribe button, pati na rin yung notification bell, yung all, para updated yung lagi sa aking mga upload. Kasi nga, 2 to 3 times a week ay nag-upload ako ng mga videos na sigurado akong marami kayong matutunan. Muli, maraming salamat sa panonood at ingat po tayong lahat.